Good morning sa mapagpalang oras ng panunood ng aking pagbati sa inyo, mga giliw mga kapatid kay Kristo, mga minamahal namin ng mga kaibigan at mga sukit na kasuwaybay na lagi nanonood sa ating programa Gasol Music Ministry. Kumusta kayong lahat mga kapatid? Nawa kayo ay madatna ng ating live, ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ngayon po yung araw ng Lunes, April 15. Ayan, no? Napakabilis ng panahon. Ah, sorry. Tumunog ng aking inumin. Ayan, napakabilis ng panahon mga kapatid. Ating pasalamatan ng Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan sa bawat isa sa atin. Patuloy na pagkalob sa atin ng buhay at kalakasan. Yung pinakamagandang pagpapalang ipinagkalob sa atin ng Panginoon sa umagang ito mga kapatid. Parang kailan lang ay nag-New Year ngayon ay kalahalos mga lahati na ng taon mga kapatid. Diba? So, ganun kabilis ng takbo ng panahon mga kapatid. Subalit ang kabutihan ng Diyos ay patuloy nating nararanasan mga kapatid ko. Pakishare po ng ating live para marami po ang makinabang at maging pagpapala din po sa kanilang ating paglilingkod mga kapatid ko sa umagang ito. At habang kayo nagsishare, mga minamahal, ay inanyayahan ko po kayo na tayo ay manalangin at hilingin natin ang gabay ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito, Panginoon, labis ang aming pasasalamat at pagpupuri sa inyo sa mga oras na ito sapagkat napakabuti ninyo sa amin. Tunay kayo karapat-dapat na purihin at pasalamatan sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-iingat sa amin sa buong magdamag at sa buhay at kalakasan na amin pong naranasan sa umaga nito. At sa amin pong pag-aaral ng amin pong Sabbath School Lesson, we pray the Lord ng inyong patnubay maranasan namin, give us wisdom the Lord, at ang pangunguna ng banal na Espiritu ang ipagkaloob upang maging pagpapala sa bawat isa sa amin ang aming paglilingkod, lalo na sa aming mga viewers, saan man sila nandako naroon, habang sila'y nakikinig at nanonood ng programang ito. Salamat Panginoon sa kasiguruhan na inyong tinggi namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alright, amen at amen. So, ngayong umaga mga kapatid ay atin pong tatalakayin at tayo po ay nagtatalakay talaga ng atin pong Sabbath School Lesson kapag Monday. Yan. Kaya paki-share para yung mga hindi ma-notify ay makapanood mga kapatid. Of course, doon po sa mga hindi pa naka-follow, paki-follow po ng ating live mga kapatid o ng ating page para lagi kayong ma-notify every time na mayroon po tayong live streaming mga kapatid. Of course, paki-subscribe po ng ating YouTube channel. At praise the Lord, mayroon na tayong 14,900 subscribers sa ating YouTube channel. And we praise the Lord. At sa ating pong Facebook, mayroon na tayong 66,000 followers at purihin ng Panginoon. Parang ang init mga kapatid, ano? At kumikintab ng aking itsura sa sobrang init. But it's okay. At talagang summer na. Ang ating lesson mga kapatid sa umagang ito ay may pamagat na light shines in the darkness. Ayan. Ang liwanag ay nagliliwanag sa kadiliman mga kapatid. Ayan. So ang lesson natin ito ay, of course, makita natin na napakaganda sapagkat nasa ano tayo, nasa second quarter na at nasa third lesson na tayo na ito po ay paganda ng paganda. Noong nakaraan ay pinag-usapan natin ng first quarter about the Book of Psalms. At ngayong quarter na ito ay pinag-usapan naman natin ang The Great Controversy between good and evil at pinag-usapan natin yung mga kahalagahan ng pagiging yung desisyon natin na mahalaga na laging nakapanig sa ating Panginoon. At of course, sa umagang ito mga kapatid ay ang ating pag-aaralan ay light shines in the darkness. Okay? So, ang ating pong memory text ay matatagpuan natin dito po sa John chapter 12 verse 35, Juan kapitulo 12 versikulo 35. Ganito po ang atin pong mababasa. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang ilaw ay kasama ninyo ng kaunti pang panahon,
kayo lumakad habang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abuti ng dilim. Ang lumalakad sa dilim ay hindi nalalaman kung saan siya patutungo. Ayan. So dito makita natin, mga kapatid ko, ang ganda ng ating key text, sapagkat it talks about, no, yung light is referring to our Lord Jesus Christ. Ang sabi niya, Jesus told to his disciples, sabi niya sa English, mga kapatid, ay ganito: "A little while longer, the light is with you. Walk while you have the light." Lumakad kayo habang nasa inyo ang ilaw, lest darkness overtake you. Ayan, no? Upang huwag kayong abutin ng dilim. Ang mahirap dun pag abutin ka ng dilim. Sapagkat ang lumalakad sa dilim, ang sabi ng ating memory text o memory verse ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Of course, makita natin, mga kapatid ko, talagang ang isang tao pag naglalakbay literally sa madilim na lugar ay he doesn't know where to go kapag ka nasa madilim, di ba? Magkapandol-pandol ba sa Bisaya pa? Matisod ka, ikaw ay magkaligaw-ligaw, of course, magabunggo-bunggo, mga kapatid. Lalo na yung lasing pag naglalakad. Kapatid, no, natawa nga ako, isang kapatid natin nag-share, yung lasing eh. Ang lasing pala, mga kapatid, madilim ang paningin. sila ay naglalakad eh, kahit na straight and down, zigzag ang lakad. At iba ay bumabangga sa poste, ang iba ay nahulog sa kanal. No, naalala ko yung aking tiyuhin, ay galing siya sa isang barangay, dumalo siya o namiesta siya. At yung kasi sa amin, kahit dito, ay mahilig sa barik ba, mga kapatid. So yung tito ko na yon ay pauwi na siyang mag-isa at tumatawid yon sa tulay at tinan na may ilog. Aba, nahulog? Malapad naman yung tulay eh. Dalawang lane. Malapad pero nahulog siya, mga kapatid ko. Nahulog sa tulay, at ang tulay naman ay mababa lang doon sa amin at may mga butas doon sa ilalim para doon dumaan ang tubig. Aba, nahulog doon at nasot doon sa ilalim, mga kapatid. Ang sabi niya nung sinemasmasan ay mabuti na lang walang nakabara, kasi kung may nakabara ay patay sana siya. So mabuti na tumagos doon at nakakatulong pa lang may masmasan yung tubig, no? Lalo na yung tubig sa ilog ay malamig, mga kapatid. So ganun na nangyari, nagkaligaw-ligaw. So ang ating Panginoong Yesus ay nagsabi siya, habang nasa inyo ang ilaw, lumakad kayo, mga kapatid. Baka abutin kayo ng dilim, at ang lumalakad sa dilim ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. So sa Biblia, meron pong huling aklat na ang tawag ay Apokalipsis o Revelation o pahayag. At makita natin doon na merong description ang Biblia patungkol kay Satanas. Ang description sa kanya ay he is pictured as a dragon and a serpent sa Revelation 12:9. So may binanggit sa kanya dalawa na mahalagang pangalan sa kanya. Una ay dragon at ang isa ay serpente o yung matandang ahas. Bakit siya tinawag na dragon, mga kapatid? Sapagkat ang sabi rito, he is a dragon because he desires to destroy God's people. Ang kanyang trabaho ay sirain ang bayan ng Diyos o ang nation ng Panginoon, ang bansang pag-aari ng Diyos. So he is called dragon because he desires to destroy God's people. And why he is also called serpent, mga kapatid? Because he uses all his cunning lies to deceive them. So makita natin, mga kapatid, lahat ng kanyang mga panlilinlang. Of course, when it talks about panlilinlang, ay puro kasi nungalingan nyo, kasi panlilinlang nga. Ay yun ang ginagawa niya para dayain o linlangin ang mga anak ng Diyos, mga kapatid ko. At ang pinakamalungkot nun, madali malinlang ang isang tao kung hindi nagbabasa ng Biblia, mga kapatid. So in the years after Christ's death, after ng kamatayan ni Jesus Christ, thousands were tortured, thrown to lions, and burned at the stake by Imperial Rome for refusing to worship its deities. So makita natin, mga kapatid, no, ilang taon na nung nabuhay si Kristo, umakyat sa langit, marami siyang mga tagasunod na talagang pinahirapan. Marami siyang mga tagasunod na itinapon at ipinakain sa leon. At
marami siyang mga tagasunod na sinunog, mga kapatid ko, ng imperyo ng Roma nung sila ay namumuno pa, mga kapatid. Bakit? Dahil hindi sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosa nila. Kaya yung mga tunay na lingkod ng ating Panginoon, hindi sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosa, mga kapatid. Naalala ko tuloy si Sadrach, Meshach at Abednego at mga taga-subaybay. When the king, no, I ordered them to bow down the great statue, yung rebunto, mga kapatid, na pinagawa ng hari. Pagka tumunog na yung kampana, yung bell, ay talaga, mga kapatid ko, ay dapat lahat ng tao ay luluhod, mga kapatid, at sasamba. Aba, nung lahat ng tao ay nakadapa, nagpatirapa na, meron tatatlong nakatayo pa rin, mga kapatid. Meron. Sino yon? Si Sadrach, Meshach at Abednego. Ang sabi nila, kahit iligtas kami ng Panginoong Diyos o hindi, yung Diyos ng langit, hindi pa rin kami sasamba sa rebulto. Dahil alam nilang mayroon tunay na Diyos sa langit, mga kapatid ko. So ganito rin ang naranasan ng mga early Christians, mga kapatid. Those who followed Christ, some of the believers, mga kapatid, early believers, early Christians, after Christ's death, mga kapatid, ilang taong nagdaan, there are thousands of followers of Christ who were tortured, thrown to lions, mga kapatid, burned at the stake by Imperial Rome for refusing to worship its deities. Dahil sa hindi nila pagsamba doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Yet, in the face of this cruel punishment, talagang matinding parusa ito, many stayed faithful. The gospel continued to spread and the church grew, mga kapatid. Makita natin, sa kabila ng kanilang karanasan, pinahirapan, pinaka-insolyon, sinunog, mga kapatid ko, by the Imperial Rome for refusing to worship their gods, mga kapatid ko. Kahit sa matinding yung cruel talagang punishment, mga kapatid, marami pa rin mga tagasunod ng Panginoon ang nananatiling tapat, mga kapatid ko. Ano ang sabi? Maraming tagasunod ang Panginoon nananatiling tapat. Mahalaga pala yun. Yung katapatan sa Panginoon, mga kapatid, napakahalaga noon. And they stayed faithful to God despite of the cruel punishment that some of them were killed, mga kapatid. Some of them died. It's because of that cruel punishment. But some of the believers also stayed faithful, mga kapatid. Those who remained alive. And ang sabi sa ating lesson, mga kapatid ko, they continue to spread the gospel. Ang ganda. Grabing challenges ito, mga kapatid, na nangyari sa kanila. Pero ang sabi dito, mga kapatid ko, they continue to spread the gospel. Despite of the challenges, mga kapatid, the cruel punishment, doon sa mga paghihirap sa kanilang idinanas, doon sa mga pag-uusig na kanilang naranasan, they don't stop preaching the gospel, mga kapatid. They continue spreading the gospel. And the church grows, mga kapatid, ang sabi rito. At ang mga mananampalataya, dumarami, lumalago. Dahil nakikita nila, mga kapatid ko, kung paano nakita nila na yung mga tao talaga, sabi ng ating Panginoong Jesus sa kanyang salita, kayo'y kapupuutan ng marami dahil sa aking pangalan. No? It was said by Jesus Christ in Matthew chapter 24. No? Mga tao'y magagalit sa inyo dahil sa aking pangalan. And then, as a result, Satan changed his strategy, mga kapatid. Dahil hindi mapahinto ang pangangaral eh. Hindi mapahinto, mga kapatid ko, ang preaching of the gospel. And those who remain alive, mga kapatid, they remain faithful too, mga kapatid. Ang sabi nito, scores of pagans were baptized but without thorough instruction in Bible truth. Error flooded into the church as leaders merged the truth of scripture with popular customs. Kaya nangyari, mga kapatid, hindi man mapipigilan, pinasok ngayon ni Satanas, mga kapatid ko, yung mga leaders. Okay? Para ma-emerge, ma-combine niya, mga kapatid, yung mix of truth and lies. Haluan yung pure doctrines, mga kapatid, mahaluan ngayon ng mga kasinungalingan.
mga minamahal. And talagang ito, ang sabi nito, it flooded into the church. At ang sabi nito, this 4th and 5th centuries were eras of compromise when church prelates blended pagan practices with Christian teachings. Kita niyo mga kapatid. Nagmix na ngayon yung mga practices ng mga pagano at nung turo ng Kristiyano, nagmix ngayon mga kapatid ko. Blended. Kita na niya. Kanino bang utos yung pangingilin ng Linggo? No. Pasintabi po sa mga viewers natin who are not Sabbath keeper, Sabbath keepers. Let's study that mga kapatid. Kanino nang galing yan? Bakit naging Sunday? In the Bible times, never sa kanila na nag-kept ng Sunday. Pero bakit sa ating panahon ngayon, mga kapatid ko, ay marami? Ang sabi rito, pagan practices and Christian teachings were blended, mga kapatid ko. Yet even in life's most difficult times, God was continually with His people. Ang Diyos ay nasa Kanyang bayan. Hindi niya, mga kapatid ko, pinababayaan. At ang sabi rito, they found Jesus, the way, the truth, and the life. And through the power of the Holy Spirit, they stood firm. Yung nakagandahan nun eh. If you have the power of the Holy Spirit, you must stand firm, mga kapatid. Kailangan mong tumandig na manindigan na matibay. Hindi natitinag, mga kapatid. Di ba? Parang kanta na, I shall not be moved. Di ba? Bakit ka matitinag if you have the power of the Holy Spirit, mga kapatid? At ang sabi rito sa ating lesson, mga minamahal, even in the face of overwhelming pressure to yield their conscientious convictions, they stayed loyal to God's revealed will in Scripture and unflinchingly stood for the truth of His Word, regardless of the pressure placed on them, either outwardly or subtly, mga kapatid. Makita natin, kahit na nandoon yung pressure sa kanila, of course, nandoon yung pag-uusik, nandoon, mga kapatid, yung pananakot, nandoon yung tinuturture sila, mga kapatid ko. Matindi yung kanilang pinagdaanan. Yet they stayed loyal to God's revealed will, written in the Scriptures, mga kapatid. I saw a priest, mga kapatid, yesterday, na ang sabi niya, ang foundation of truth ay hindi nakabase sa salita ng Diyos, sa Biblia, kundi sa simbahan. That's why makita ninyo, mga kapatid, kung ano yung tinuturo ng simbahan nila, yun ang kanilang sinusunod, even though it is contrast or against God's law, God's will, God's teachings written in the Bible, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, matuto kayo sa amin na hindi hihigit sa mga bagay na nakasulat. Di ba? Kaya nakakatuwa doon sa panahon nila Apostol Pablo, ang sabi niya, itong mga taong ito higit kay sa Thessalonica na kanila pong binubuksan, kanilang pinag-aaralan ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang Scriptures, kung tunay nga mga bagay nito. Ngayon, hindi na Biblia pinag-uusapan, mga kapatid. Katekismo, kung ano-ano mga aklat, mga kapatid ko. At yun ang sinusunod na kanilang teachings kahit na wala sa Biblia. Yan nakakalungkot, mga minamahal. Pero, kagandahan nito, meron at meron talagang mga anak ang Panginoong Diyos na loyal sa kanyang mga salita at nanindigan sa katotohanan ng kanyang mga salita regardless of the pressure placed on them, mga kapatid ko. Di ba? Minsan na tayo, mga kapatid ko, ay nadi-discouraged, di ba? Pero ang sabi ng Biblia, do not be discouraged, do not be dismayed, for I am with you. I will help you, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon. I will be with you. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesus, nung nagturo siya, o nag-utos siya, nung nagtagbilin siya ng Great Commission, ang sabi niya, at ituturo ninyo sa kanila lahat ng inutos ko sa inyo. And lo, I will be with you always till to the end of time, mga kapatid. So dito makikita natin, mga gili ko, mga kapatid, ang matinding karanasan. Unahin natin, mga kapatid, dito pinag-uusapan natin.
sa kabatid, sa tindi ng mga pinagdadaanan natin. Ang sabi rito, mga kapatid, when Satan lost the battle of persecution, he devised a new plan. Ganun binanggit natin kanina, yung compromise. The mixture of truth and lies has dragged millions to embrace an adulterated teaching, a lifeless truth. Sapagkat mixy, mga kapatid ko. At remember that our only safeguard in this battle is to cling to Jesus, who is the truth, the life, and His holy word, mga kapatid. Ito maganda. Para magkaroon ka ng sandigan, maging matibay, meron kang proof, mga kapatid ko, you must remember that our safeguard in this battle, mga kapatid, of truth and lies is our Lord Jesus Christ. Why? Because He is the truth. He is the life, mga kapatid. He is the way. And His holy word, mga kapatid, ay nagpatunay, nagpatutuo, mga kapatid ko, na talagang tunay ang kanyang mga salita. Battle for truth dito tayo, mga kapatid ko. Bakit? Kasi sa panahon natin ngayon, mayroon tinatawag na truth versus the lie. The truth and the lie. Which is which, mga kapatid? Alam niyo, sabi ng ating Panginoong Jesus. John 14:16, I know that you know that verse very well. I am the truth, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So, Juan 14:6, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Ilagay mo nga sa screen natin para masundan nila. John 14:6. Ayan. So yan po ang nakalagay sa verse, mga kapatid, napakagandang makita ninyo na ang ating Panginoong Jesus pala ang daan, katotohanan, at ang buhay, mga giliw ko, mga kapatid. So, tandaan natin, si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Juan 8:44. At tandaan natin na ang truth ay ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya, therefore, makita natin, mga kapatid, everything true, everything trustworthy, everything that is true comes from the Lord Jesus Christ. And His truth produces life in us, mga kapatid. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesus, mga minamahal, you will know the truth and the truth shall set you free. Ika'y palalayain doon sa mga kasinungalingang bumabalot sa tao, mga kapatid ko. On the contrary, Satan is the father of lies, all deception, all malicious subtlety, all adulterated truth comes from him, and their lies produce death in us. Makita natin, mga kapatid, maraming mga tao pati nadadaya. At ang taong nadadaya, mga kapatid, yung mga taong hindi nagbabasa ng Biblia. Yun yung mga tao, mga kapatid ko, that they do not study seriously their Bibles. Alam nyo, I have a friend, mga kapatid, no, na na-encounter ko dito. Every time na siya po ang aking tawag nito, barbero. Ayan. Siya ang aking barbero, mga kapatid. Kaya nakapagupit ko lang 2 days ago. Every time na magpapagupit ako doon, lagi siya nagkukwento ng about sa Bible, mga kapatid. And I really happy na mag-share sa kanila while doong mga tao rin na nakapila ay nakikinig sa amin. Ay, natutuwa ako, mga kapatid, na siya ay ang open siya at talagang ang sabi niya merong yung family niya, yung mga anak niya ay kakabaptize lang noong nakaraang Sunday. Kakabaptize lang na kung saan ay ipinakita pa niya sa akin yung picture. Sabi niya, ito, Pastor, sabi niya sa akin, nabaptize na sila. So talagang natutuwa siya niya. Pero pagdating sa pag-uusap namin, pagka yung kanyang mga sinasabi ay sinususugan ko at dinudugtong ko yung katotohanan, nasasyak siya. At sabi niya, alam niyo po, marami ako natutunan sa inyo na never heard sa akin nung araw. Sabi ko, kung gusto mo talagang malaman yan, go back, no? Back to basic, no? Yung Bible study. Alamin mo kung ano sinasabi ng Biblia. Bakit? Maraming mga tao ngayon na di-deceive. Maraming mga tao ay naliligaw kahit na sila ay nasa simbahan. Bakit?
hindi sila nagbabasa ng Biblia. Mga kapatid, maya-maya lang, tingnan natin ano yung mga maraming sablay, mga kapatid ko. In his confrontation with the enemy, Jesus used the Bible as a source of all truth. Pagkakausap niya yung diablo, especially when he was in the wilderness, na nag-fasting siya for 40 days and 40 nights. And Satan came to him. Ano man ang sinasabi niya ni Satanas, ang laging sagot ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, it is written. Paano ngayon kung hindi mo alam ang sinasabi ng Biblia? It is written ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Nakita natin, pag merong panlilin lang na ginagawa si Satanas, may sagot ang Biblia. May sagot ang ating Panginoong Jesus. Dapat ganun din tayo, mga kapatid. So pagkat yun ang magpapatunay kung ano nga ang sinasabi ng Biblia, halimbawa may nagsasabi ngayon, aba, pwede nang kainin ang baboy. Sino sa mga tagasunod ng ating Panginoon ang kumain ng baboy? Sino sa mga apostles? Sino sa mga Christians na naka-record sa Biblia o sa New Testament na kumain ng baboy? Wala. Wala, kasi nga napakarumi. Pagkatapos napansinin nyo, nagsimula ng kainin ng mga tao. At halos lahat ng mga sekta at reliyon ngayon, kumakain yan. Pareho sila ng katwiran, mga kapatid. Pero walang basihan sa Biblia. Ang ginagamit nilang mga talata, puro out of context na hindi ang pinag-uusapan ng karumanduman. Napansin nyo, mga kapatid? Kaya, pag may nagsalita ng ganyan, balik tayo sa Biblia, it is written, mga kapatid. Therefore, the devil has worked to destroy the Bible. Meron nga ngayon ang ibang mga translation, dinadagdagan eh. May mga bagong translation ngayon, dinadagdagan, kaya pag hindi mo alam ang original text, malilito ka. You have to compare versions to versions. Translation to translation, mga kapatid. Either by hiding it or distorting it, mga kapatid. Di ba? Ang sabi pa rito, and he achieved it, although not completely, through the Roman Church during the Middle Ages, also called the Dark Ages, mga kapatid, when they prohibited to the people, mga kapatid, to read the Bible. Pinipersecute yung mga nagbabasa ng Biblia. Kinukumpiska ang Biblia, sinusunog nila. Why? Ayaw nilang malaman ang katotohanan. Kaya ngayon, nadadala yung attitude na yan eh. May mga church ngayon, they prohibited their members to read the Bible. They do not give Bible to their members, mga kapatid. Bakit? Baka masumpukan ang katotohanan. Marami silang dinadagdag, marami binabawas. Can you compare? O if you can compare, mga kapatid, the Ten Commandments na inyong napapanood sa mga simbahan ng mga sa Roman Catholic Church. Pasyentabi po, mga kapatid. At yung Ten Commandments ng Biblia, aba, magkaroon ng malaking kaibahan, mga kapatid. Malaking kaibahan. Actually, meron ako dito. Itong tinatawag na, example lang natin ito. Excuse lang, mga kapatid. Okay. Meron akong tinatawag dito, mga kapatid, na aklat na Ang Sakramento ng Kumpil. Ayan. Ang author po nito ay, bigyan ko po kayo ng idea, ay ang sabi rito may imprimatur, si Most Reverend Gilbert Garcera, tapos si Reverend Messenger Cesar Icano, Reverend Project Coordinator si Pedro Molina. So tatlo ito, mga kapatid. Gusto kong ipakita sa inyo, yung Ten Commandments na ginawa nila, mga kapatid ko, iba sa Ten Commandments ng Bible. Bakit po? Ito, mga kapatid, sa page 43, if you have this booklet nila, mga kapatid, ay meron dito sa page 43 ang sampung utos ng Diyos. Ayan. Dito sa sampung utos ng Diyos, at ilan, may palabas mo ba ito sa screen? Ito, i-picturean ko tapos isend ko sa ito, na masundan nila. Itong sampung utos nila, mga kapatid ko, ayan, tapos isend ko sa iyo. Para makita nyo, mga kapatid ko, na itong ating lesson, napakaganda, talagang makaka-relate kayo, mga kapatid, at inyong masundan, bakit malaki ang
tinatawag nating pinagbago, ano po ba ang tunay, mga kapatid? Alam ko mayroon kayong mga Biblia sa inyo, mga tahanan. And I want you to compare this, mga kapatid. Nakita po natin. Ilagay mo nga sa screen. At nang makita nila, ang laki, mga kapatid ko, ng pagpinagbago. Nakalagay din naman yung verses Exodus 20 at Deuteronomy 5 na kung saan nakasulat nga doon ang Ten Commandments. Ilagay nga natin. Dapat ang liit. Patayo, ano? Okay. So, mapansin nyo dyan, mga kapatid ko. Diba? Takpan pala ako, no? Basahin ko. Okay lang yan. Yeah, but, lalakihan na lang ang nila. At ako'y pinapawisan ako rito. Ayan. At sabi rin, ano, ang 10 utos ng Diyos. Napansin nyo dyan, mga kapatid. Sa unang utos, ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Ikalawa, huwag mong banggitin nang walang katuturan ang pangalan ng Diyos. Napansin nyo, mga kapatid, wala riyan yung huwag kang gagawa ng ribulto o anumang mga larawan na inukit o linilo. Wala dyan. At napansin nyo, yung huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan, pangatlo dapat yun sa Biblia. Ginawa nilang ikalawa. At napansin nyo, ikaapat na nakalagay sa Bible, remember the Sabbath day. Alalahanin mong araw ng Sabbath upang ingatan itong banal. Itong araw ng Sabbath na ito sa verse 10 ay, huwag mo muna yan. Sa verse 10 ay, ang araw na ito ay ikapitong araw, Sabbath ng Diyos. Na ang sali ng mga versions o ng, lalo na sa Espanyol, ay Sabado. Pansinin ninyo dito, mga kapatid, sa ikatlong utos nila nakalagay rito. Nilagyan, pakinggan ninyo. Yan o. Mangilin ka kung Linggo at pistang pangilin tulad ng kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. Ano pa? Kapistahan ng kalinisang paglilihi sa mahal na Birhing Maria. May mga date pa, oh. At kapanganakan ng Panginoong Jesus. Napansin ninyo, mga kapatid, wala yan sa ikapat na utos ng Diyos. Inilagay. Ngayon, kung wala kang Biblia, ito lang ang binabasa mo, aba mangilin ka nga ng Linggo. Kasi itong sinasabi nila. Pero kung babalikan mo ang Biblia, hindi yan ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Kaya sabi rito, the devil has worked to destroy the Bible. Aba, binago eh. Mga kapatid, binago. Bakit ba naman babaguhin? Sino nagbigay ng authority ng sa tao para baguhin ang panahon, baguhin ang kautosan ng Panginoon? Mga kapatid, alam nyo, may hula dyan, mga kapatid. Daniel 7:25. Lagay mo nga sa screen natin, ha? Daniel 7:25. Ang sabi dyan, at siya magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Napansin niyo, binanggit natin kanya yung Dark Ages, mga kapatid. In the Middle Ages, mga kapatid, where the Roman Church, mga kapatid, killed thousands of people. At ang sabi rito, lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan. At sila'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Kita niyo, mga kapatid, baguhin ang kautusan at panahon. Matindi yan, mga minamahal. Sino nagbigay ng authority para baguhin ang kautusan ng Panginoon? Wala, mga kapatid. Walang taong may kapangyarihan baguhin ang kautusan ng Diyos. Pagka binago yan, mga minamahal, ibig sabihin, Diyos ka na. Diyos lang ang may, it reflects the character of God, mga kapatid. Okay? Next tayo. Dito sa Transigence of the Church, sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, I know that after I leave, savage wolves will come in you, will come in among you, and will not spare the flock. Walang patawad sa mga tupa. Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. Kita niyo, mga kapatid, sa pag-alis ko ay may mga lilitaw na mga lubo na mga kasamahan din ninyo, ang sabi rito, na sila ay magdadala ng mga tagasunod nila at kanilang sirain ng katotohanan, mga kapatid. So in bidding farewell to the Ephesians elders, Paul expressed his concern for the external and internal problems they would face in the future.
yung mga tagasunod ng ating Panginoon, meron talaga silang kakaharaping mga problema, mga pagsubok, mga kapigatian sa unahan, mga kapatid. And sabi rito, the predatory wolves from the year 64 to 311 AD, Serdica edict of tolerance. So the church suffered fierce persecution from the Roman Empire, mga kapatid. Ano nangyari, mga minamahal? The church suffered fierce persecution. Matindi ito, mga kapatid ko, na what is persecution in Tagalog? Pag-uusig, paglulutos sa kanila, mga kapatid. Lulutos. Masaya yun, ha? Pag-uusig, mga kapatid ko. And then perverse men, starting in the 4th century, unconverted men were introduced into the church who mixed their paganism with truth. Ito yung panahon, mga kapatid, sa 4th century, mga minamahal, na may mga taong, mga unconverted, inintroduce sa simbahan yung kanilang mga pagan practices at na-mix ngayon doon sa Christian teaching, mga kapatid ko. And then, Satan used his internal strategy to corrupt the truth and introduce an idolatry and Sunday observance into the church, mga kapatid. So, makita natin, di ba nagsimula kay Constantine, mga kapatid ko? The Roman Emperor sa Roman Empire. Siyang unang naging ginawa niyang feast, mga kapatid. Ginawa niyang holiday ang Sunday. Hanggang naging holiday sa kanila, mga kapatid. No? Makita natin ngayon yung truth versus lie. Na ang truth, the Lord's Day, the seventh day, mga kapatid, yun yung Sabbath ng Panginoon, na kung saan ito yung sign ng Diyos sa kanyang bayan. Tinapatan ngayon ni Satanas ng Sunday sacredness yung utos ng tao. Kaya napansin niyo sa ating binasa kanina, mga kapatid ko, yung nandito sa aklat na ito, yung kanilang tinatawag ng mga kapatid na utos sa ikatlo na ikaapat supposed to be na Sabbath o ikapitong araw, ginawa ngayon, mga kapatid kong Linggo. Bakit? Sabi sa kanilang Converts Catechism, the Catholic Doctrine, page 50, which is the Sabbath day, sagot ng ni Reverend Peter German, Saturday is the Sabbath day. Then why do we observe Sunday instead of Saturday? Sagot niya, the Catholic Church. Sino ho? The Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kita ninyo? So, the emperor that time, si Emperor Constantine, was converted into Christianity. And he brought his pagan practices to Christianity, and it mixed, mga kapatid, the truth and the lies. Ang tawag doon sa ating lesson kanina, the lifeless truth. Walang buhay, mga kapatid. Okay? Walang buhay. Kaya napansin ninyo, mga kapatid ko, kaya pala naging Sunday ang observance ng marami ngayon. Kaya ang sabi ng Roman Catholic sa kanilang mga aklat, those church, mga kapatid, who still keeping the Sunday is not following the Bible teachings, but they are following the teaching of the Roman Catholic Church. Kaya this is an appeal to our viewers right now na mga Sunday keeper, mga kapatid. If you want to follow the Bible, mga kapatid ko, if you want to follow the will of God, you must follow His law, mga kapatid. Nakita natin yung kaibahan, mga kapatid. Sabat tsaka Sunday, alin ba ang sa Diyos niyan? Kailanman, hindi tinawag ng Diyos ang Sunday na kanyang Sabat, kundi ang ikapitong araw. As Paul prophesied, these errors were accepted and will remain to the end among those who do not want to know the truth. Pagka hindi mo gustong malaman ang katotohanan, kung ano ang iyong nakagisnan, yun lang yun ang iyong susundan. Bakit? You don't want to know the truth. The final battle based on compromise with the Sabbath, mga kapatid. Dahil naglalaban ngayon, Sabbath, Sunday, alin ba talaga, mga kapatid ko? Di ba? Kaya alamin mo ano bang mga aral ng Biblia para hindi ka maligaw, para hindi ka madayak, mga kapatid. Know the history, know
the Bible, mga kapatid. Delikado, mga kapatid ko. Okay, and then the battle for the Word of God. Bakit mayroong ganito, mga kapatid? Security in the Bible. Sabi sa John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan, mga kapatid. Sumaliwanag. The Bible is the infallible revelation of God's will. Nandoon inihayag sa Biblia ang kalooban ng Diyos, mga kapatid ko. Inihayag ng Diyos ang gusto niya. Pero ang tao gumawa ng sarili. Bakit ang tao naliligaw? Bakit ang tao, mga kapatid ko, ay napapalayo sa Diyos? Gumawa siya ng kanyang sariling pamamaraan. Gumawa siya ng sariling kagustuhan, mga kapatid. Ecclesiastes 7:29. Ang sabi niyan, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, subalit naghanap sila ng sarili nilang pamamaraan. So, it presents heavenly plan for humanity salvation. Nakita natin, mga kapatid, ang Biblia naghahayag ng panukala ng pagliligtas sa mga tao. Therefore, our security is found only in the Bible. Masusumpungan. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus, John 5:39, search the scriptures. Siyasatin mo, saliksikin mo ang kasulatan. Sapagkat iniisip niyo na sa mga iyon meron kayong buhay na walang hanggan. At ito ang nagpatutuo tungkol sa akin. If you know Jesus more, search the scriptures. John 5:39. And in each of its books, chapters, and verses, mga kapatid, makita natin ang mga katotohanan. In it, we find the devil's strategy, the creation, the birth, life, death, resurrection, and transition of Jesus, forgiveness of sins, the second coming, eternal life, and the new earth. Makita natin, halos nakasulat, mga kapatid ko. Lahat, wala nang pa ibang kailangan ng tao, liban sa Biblia, when it talks about salvation. When it talks about the great controversy, mga kapatid. At ang sabi rito, if we reject part of it, for example, the creation account of Genesis 1 and 2, we may come to reject any of the doctrines it teaches. And then, what security could have to trust the rest of the Bible? There are some people, mga kapatid, who teach that sabi nila, wala na yung lumang tipan. Alisin na, mga kapatid, yung lumang tipan. Bagong tipan na lang ang gagamitin. That's why they believe that people, that human came from the unggoy, from monkeys. Why? Because they don't know where they came from. Pero the Bible has a very clear, mga kapatid, na sinasabi, ang tao galing sa alabok, and it was created by God according to His image, mga kapatid. Ngayon, kung alisin nila ang Genesis 1 and 2, the creation account, alisin nila ang lumang tipan, hindi nila ngayon alam kung saan sila galing. Hindi ngayon nila alam kung sino yung creator nila. At hindi nila alam, mga kapatid ko, kung sino yung sasambahin nila. Why? Wala naman sa bagong tipan ang pagbabawal sumamba sa mga rebulto. Kita niyo, mga kapatid. Kaya nga, para maging maliwanag ang daan ng iyong paglalakbay Kristiyano, ang sabi sa mga awit 119 verse 105, your word is a lamp for my feet and a light unto my path. Kita niyo, mga kapatid. Ang iyong mga salita ay liwanag o ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. 119 verse 130, the unfolding of your words gives light and it gives understanding to the simple. Kita niyo, mga kapatid. If you want to have wisdom, ask it from the Lord and the Lord will give you, mga kapatid ko. James 1:5. So makita natin ang security ng truth ay nasa banal na kasulatan. Huwag niyong pabayaan, mga kapatid. That's why we encourage our brethren to always study, meditate the Lord's word, mga kapatid. Binibigyan namin sila ng kanya-kanyang mga Biblia for them to study, to meditate, kahit nasa sila ay nasa kanilang mga bahay. Dahil ito ang gusto ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. And then, human reasoning. Ayan, human reasoning. Ang mga tao kasi ay mas sinusunod nila at mas pinapairal nila ang kanilang mga human reasoning. Paanong paraan?
lagi silang may katwiran. Kahit na wala sa Biblia, kahit na hindi naka-inline doon sa mga salita ng Diyos, laging may katwiran. Laging iniisip nila na nasa tama sila kahit na mali sila. Ang tawag niyan mga human reasoning. Pero remember, may mga tao na nagsasabi, kahit na ano ang ating simbahan, isa lang ang ating daan patungong langit. Mali mga kapatid eh. Hindi lahat ng nilalakbayan mong daan patungong langit. Basahin natin ang Proverbs chapter 16, verse 25. Ang sabi dyan, merong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Mga kapatid, kita ninyo. Anong sabi ng Biblia? There is a way that appears to be right, but at the end, it leads to death. Saan magdudulot? Magdadala? Magtutungo sa kamatayan ang dulo nito. If God is the one who inspired the Bible, who can interpret it, mga kapatid? The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, and but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Pagkahin, wala kang banal na Espiritu, paano maunawaan ng Biblia? The Spirit, mga kapatid, will guide you into all truth. Kayong mga taong ayaw tumanggap sa Holy Spirit, mahirap yun. Yung mga taong ayaw sa kautusan ng Diyos, sabi nila, hindi na namin sinusunod ng kautusan, ang lalo na yung sa pungutos dahil may gabay na kami ng Espiritu Santo. Ang ganda ng argumento, di ba? It seems to be right pag pinakinggan mo. Pero pag in-examin mo, mali pala. Kasi kung pinapatnubayan ka ng Holy Spirit, dapat nagiging masunurin ka. Abang lumalabas nung pinatnubayan, lalong naging masama, lalong naging manlalabag. Ay, hindi Holy Spirit ang gumagabay noon. Baka evil spirit, mga kapatid. It is a controversy between good and evil, mga minamahal. Di ba? At sabi nila naman sa isang arguments, kasi human reasoning. Ay, hindi na kami sumusunod sa utos dahil may pag-ibig kami. Aba, lalong naging masama ang dating. Ang ganda pakinggan eh. Aba, papalakpak na naman yung mga tao. Yes! No, hindi na kami sumusunod sa utos kasi may pag-ibig na kami. Aba, nakalimutan nila. Ang pag-ibig ay katuparan sa kautusan. Ibig nga sabihin, pag may pag-ibig, lalo kang naging masunuran kasi may pag-ibig ka eh. That's the fruit, mga kapatid. That's the human reasoning na mali-mali, mga kapatid. An example of human reasoning is dire criticism that since the 18th century has proposed an academic interpretation of the Bible. Di ba? Marami ngayon na mga matataas ang mga pinag-aralan, pero mali ang interpretation. Di ba? Yung iba, umabot pa nga sa 12 years of studying the Bible. Di ba? Mga kapatid, balalong naging masama yung kanilang pag-interpret. Mga kapatid, its basic approach is the denial of miracles and the impossibility of predicting the future. Under this approach, what benefit can we derive from the Word of God if we deny its power or its ability to know the future that awaits us? Pinabulaanan nila ang Biblia. Pero makita natin mga kapatid, lahat ng sinabi ng ating Panginoon, it is fulfilling. Nangyayari, natutupad, at matutupad mga kapatid. Without a doubt, the enemy devises path that seems right, but their end is death, mga kapatid. Akala ay tama, pero yung pala ay mali-mali, mga kapatid ko. Akala ay okay, yung pala ay hindi na mga minamahal. Ang tawag na mga kapatid ko, yun yung mga binulag, mga kapatid ko. No? Binulag ni Satanas, mga kapatid. Delikado yun eh. Kasi pag when it talks about binulag ni Satanas, hindi nila ngayon maunawaan yung katotohanan. Kahit na ituturo mo sa kanila, mga kapatid ko, hindi nila yun masusundan. Bakit? Eh, binulag nga eh. Di ba? Spiritual darkness has covered the earth and gross darkness the people.
There are in many churches skepticism and infidelity in the interpretation of the scriptures. Many, very many, are questioning the verity and the truth of the scriptures. Marami kine-question ang katotohanan ng Biblia. Human reasoning and the imaginings of the human heart are undermining the inspiration of the Word of God. This holy book has withstood the assaults of Satan, who has united with evil men to make everything of divine character surrounded in clouds and darkness. Kita niyo, tatakpan nila yan ang kadiliman para hindi makita. But the Lord has preserved this holy book by His own miraculous power in its present hope or shaped a chart of guidebook to the human family to show them the way to heaven. Ngayon, ang pag-uusapan ngayon, battle for the mind. Okay? Gera sa mind, sa thinking, sa isip, mga kapatid ko. Binanggit ko sa inyo a while ago yung binulag ni Satanas. Mayroon kong binanggit niya sa Biblia. Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, Versikulo 4. Ang sabi niya, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kita niyo mga kapatid, anong dahilan bakit sila hindi makita ng liwanag ng Ebanghelyo? Binulag sila ng Diyos ang sanlibutan. And it is Satan, mga kapatid, who blended their minds, mga kapatid. Okay? It was Satan. Sabi nga sa isang Spanish saying, there is no worse blind man than the one who does not want to see. Sino yung mas bulag? Yung hindi nakita o yung taong ayaw makakita? Kita niyo yung ganda ng kasabihan, no? There is no worse blind man than the one who does not want to see. It is useless to convince someone to see what they don't want to see, mga kapatid. Paano? Kahit anong kumbinsi mo sa kanila, ayaw nilang malaman ang katotohanan. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus, sila yung mga bulag na taga-akay ng kapwa nila bulag at kapwa silang mahuhulog sa hukay. Sa Matthew 15, mga kapatid. So it is with those whom the God of this world has blinded them. So the lack of knowledge on the part of those who are lost is not because they do not have the capacity to know. It's because they don't want to know, mga kapatid. Hindi dahil sa wala silang kapasidad na alamin, kundi ayaw talaga nilang alamin ang katotohanan, mga kapatid. Di ba? Ayaw nilang malaman ang katotohanan. Dapat nga malaman ang katotohanan para ikaw ay mapunta sa tamang landas, mga kapatid ko. Okay? The devil has occupied their minds with many things that prevent them from thinking about what is truly important, their salvation. Mahalaga yun eh. Namatay si Kristo para sa kaligtasan mo. And yet, marami sa mga tao ngayon, they rejected Jesus, mga kapatid. Paano ang paraan? Uy, sumampalataya kami. Pero nilalabag mo utos niya. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, if you love me, keep my commandments. When you rejected God's law, you rejected the God Himself, mga kapatid. But no one needs to remain in this state when the mind is in spiritual darkness, nasa kadiliman na kalagayan. There is a light that can and will shine in it. The light shines in the darkness. Ang ating Panginoong Jesus. And the darkness did not prevail against it. Dahil si Jesus Christ ang light. Those of us who accept this light can undo the work of enemy and make the light of Jesus shine through the darkness. Kayo mga tagasunod ng ating Panginoon, may sinabi ang ating Panginoong Jesus eh, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kayong mga nasa liwanag, manatili sa liwanag. At lalo pang magliwanag dahil ito ang gusto ng ating Panginoon. The light, si Jesus Christ, yung kanyang light should reflect doon sa kanyang believers. Ang kanyang mga sumampalataya at mga mananampalataya, mga taga-sunod, yung niliwanag naman nila ay mag-shine sa mga tao. Kaya sabi rito sa Our High Calling, all who are traveling the road to heaven need a safe guide para makarating ka. Mayroon ka dapat na safety na gabay.
we must not walk in human wisdom. Huwag doon sa karunungan ng tao. It is our privilege to listen to the voice of Christ speaking to us as we walk the journey of life. And His words are always words of wisdom, mga kapatid. Ang kanyang mga salita ay salita ng karunungan. Our only safety lies in following closely after Christ. Kaya nga, lagi nating sinasabi dito sa ating live, no, walk closely to Jesus. Walking in His wisdom and practicing His truth. We cannot always readily detect the working of Satan. Kasi akala mo okay, yung pala hindi. We do not know where he lays his traps. Kaya let us be always aware. Be watchful, ang sabi ng ating Panginoong Jesus. But Jesus understands the subtle arts of the enemy and He can keep our feet in safe path, mga kapatid. Kaya pag may mga tao na tumutukso sa iyo, mga tao na gumagawa ng paraan para ikay lumabag sa ating Panginoon, tulad ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, laging sabihin, it is written. Our only safe guide, ang kanyang mga salita, going to heaven through the guidance of the Holy Spirit, mga kapatid ko. Kaya, let our light so shine before men. So shine in the darkness, just as Jesus did, mga kapatid ko. So bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, manatili tayo sa mga aral ng Biblia, sa mga aral na itinuturo ng Biblia, sapagkat ito ang gusto ng ating Panginoon, madatnan tayo mga nagtatapat, kahit na maraming pagsubok, mga pag-uusig, mga kapighatian tulad ng naranasan ng unang mananampalataya. Tandaan natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesus, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas, mga kapatid ko. Tayo po ay dadako sa ating panalangin. No? And I hope and pray na kayo po ay nakinabang sa atin pong pag-aaral sa umagang ito sa ating Sabbath School lesson, mga kapatid ko. Okay? So, may mga prayer request ba tayo? Ah, okay. So, yung mga makikita natin, sasama natin. Alright? So, nabisi kasi si Ate Dan masyado sa pagpa-ano sa live, kaya bukas ay isa-isahin natin. Tayo manalangin, mga kapatid ko. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, we would like to thank you and praise you, dear Lord, for the wonderful lessons that we've heard and learned this morning. Salamat, Panginoon, sapagkat kailanman hindi niyo pinabayaan ang inyong bayan. Simula pa ng una. Salamat, Panginoon, na sa kabila ng mga persecutions, mga tribulations, matinding mga torture naranasan ng mga unang mananampalataya, naranasan nila, Panginoon, ang iyong presensya. At hindi niyo hinayaan, Panginoon, na mamatay ang liwanag ng katotohanan, kundi bagkos ito'y nalong nagliwanag pa at lumalago para si kaliligtas ng napakaraming tao. Panginoon, tulungan kami, O Diyos, na lalo maging tapat sa paglilingkod sa inyo. Tulungan kami, Panginoon, na maging instruments na marami pa mga taong makaunawa sa magitan ng aming mga paglilingkod. Tulungan kami, Panginoon, na inyo kaming gamitin upang ang mga taong naghahanap ng katotohanan ay kanilang masumpungan. Pagpalain, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Pagpalain ang mga kapatid na laging sumusubaybay. Pagpalain, Panginoon, ang mga kapatid na sumusuporta. Pagpalain, Panginoon, ang mga kapatid na patuloy na nananalangin sa mga gawain, Panginoon. Isa na dyan sila, kapatid na Nides at kapatid na Greg, sa kanilang mga plans sa pagpapatayo ng mga simbahan sa kanilang lugar. Pagpalain, Panginoon, ganun din ang kanilang business. Ang mga kapatid na patuloy, Panginoon, na sumusuporta sa gawain, sa iba't ibang kaparaanan, sa aming mga welfare ministry, pagpalain, Panginoon, ang kanilang mga pamilya. Ang pananampalataya, O Diyos, ay lalong lumago, magtumibay, at magningas, Panginoon, lalo na naranasan namin patuloy ang gabay ng Holy Spirit. We want, dear Lord, to be with you in that heavenly kingdom. Panginoon, pagpalain po ninyo ang bawat pamilya namin. Maranasan ang pagkakaisa at ang iyong pag-ibig. O Diyos, tulungan din po kaming manatili sa mga aral ng Biblia. Ito'y aming gabay, Panginoon, upang lalo kami maging mapalapit sa inyo. Panginoong Diyos, alam namin na wala kami magagawa sa aming mga sarili kung wala ikaw. Give us strength, dear Lord, at patuloy kami maglilingkod ng may katapatan. Panginoon, salamat po sapagkat laikang nariyan upang dinggin ang aming mga dalangin. Pagpalain din, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman. Pagpalain, Panginoon, ang may mga pangangailangan. Pagpalain, Panginoon, ang mga taong mga hopeless upang sila'y makasugpong ng pag-asa. Panginoon, sa bumaghapon na ito,
aming isinusuko aming mga sarili sapagkat sa inyong mga kamay, merong kasiguruhan ang aming mga buhay. Salamat Panginoon sa pagtugon sa aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so sa mga kapatid natin, noon na nanonood, salamat ng marami mga kapatid ko. Sa mga star singers natin, I would like to... Okay, so yung mga ibang prayer request ni mga kapatid po ay send natin sa atin pong prayer warriors. At bukas po, kita-kita tayo sa ating morning devotional. At recognize lang natin yung ating mga star singers. Kapatid na Yong Stekson, thank you so much. Kapatid na Pearl Paras, kapatid na Lynn Ucasla, Rebecca Cusi, salamat po ng marami. Pagpalaing kayo ng Panginoon. Ganon din ang atin pong... Okay, may mga my birthday. Ayan, belated happy birthday kay kapatid na Nida Baltasar at kapatid na Tony Obon. Ayan, belated happy birthday sa inyo. At happy birthday kay kapatid na Minda Arienda. Ayan. Kay Pastor Ruben de la Paz, kay Pastor Harrison Belga at sa aking pinsan, panganay sa pinsan si Kuya Richard Samonte. Ayan. So happy birthday po sa inyo at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatid ko, wala na po tayong oras. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lagi pagsubaybay at panunod sa ating programa. I hope and pray na kayo nakinabang at naging pagpapala sa inyo at ipaglilingkod sa umaga nito. Sa pangalan po ng programa Gospel Music Ministry, of course, kasama natin si Ate Dana sa nagpapatakbo ng ating live. Ito naman po yung abang lingkod kay Kristo, kapatid na Joel, sa nalang nagsasabi, ang patuloy ng pagpapala at pag-iigat ng Panginoon na inyong maranasan at laging tatandaan kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat! Yeah.